Since competition po ito, meron po baling prize? Parang yes, ganun. Ang mananalo po ay tutulungan ng ating mga sponsor na malls na makapasok po sa kanila. Ito po ay project ni Mayor na matulungan po yung maliliit na negosyo. Yung literal na nasa bahay lang po. Hello sa inyong lahat. Huwag po kalimutan na tangkiligin parati ang Marge Lou TV. Enjoy at mag-subscribe. Ayos! Hello guys, welcome to my channel. This is Marge. Guys, nandito po ako ngayon sa ano, sa Bonifacio Shrine kasi magkakaroon mamaya ng ano rito. Bubuksan yung parang sabi, parang ano raw to eh, parang street foods yung i-offer na mga ititinda rito. Pine-prepare na nila ngayon. Ayun pa, marami pa doon na ilalagay. Ayun pa yung iba. Ilalagay din dito. Ayun pa po yung mga stalls. Kasalukuyang binubuo yung iba, pero yung iba buo na. Dami talaga event dito sa kartilya ng Katipunan. Busy-busy po sila ngayon, yung mga taga DPS, mga engineering gawa. Kanina pa nila ginagawa itong mga to, na-assemble na nila. Nung last 2 days ago, meron silang 9 na pirasong mga stalls dito na inilagay. Inayos na nila, ibinaba nila, nakasakay sa truck. Pero ngayon, dahil siguro dahil sa dami, 30 kasi to lahat, 30 stalls, kaya dito na rin nila inassemble ngayong umaga yung iba. Kasi medyo marami-rami sa kada isang truck, 3 pirasong stalls lang yung naisasakay nila, kaya dinala na lang nila dito yung mga materials, tapos dito nila binuo. Mamayang hapon ang open nitong mga stalls na ito, magdadala na sila ng mga ano, yung mga nagre-rent, magdadala na sila dito ng mga paninda nila. Marami na naman tao dito mamayang hapon. Mga taga Manila, DPS. Abangan po natin yung mga susunod pang kabanata. Ah, sir, good morning po. O, tanong ko po, sir, kung hanggang kailan tong event na ito? 2 pong event to. Isang today, isang tomorrow. Bali, ano po yung mga ititinda dito? Ano po yan? Street food competition. Competition po ito. Ah, yun. Okay. Ganun pala. Opo. Sir, first plug. Opo. Opo. Ah, thank you po, sir. Okay po. Sir, live po tayo sa YouTube. Sir, tanong ko lang hanggang kailan po ba itong event na ito? 2 araw po ito, mga iba. Street food competition today, desserts competition tomorrow. Oo, di maganda yan. So, mamaya, 4 p.m. mag-start, sir, no? 4 p.m. po tayo magsisimula. Hanggang 11 p.m. Yes. So, itong area ba ito, sir, isasarado? Gaya po ng Minda Tienda or open lang? Gaya ng Minda Tienda po ang mangyayari dito. Ano po ang ano natin? So, bali hanggang ngayon at saka bukas lang? Opo. So, since competition po ito, meron po baling prize? Parang yes, ganun. Ang mananalo po ay tutulungan ng ating mga sponsor na malls na makapasok po sa kanila. Ito po ay project ni Mayor na matulungan po yung maliliit na negosyo. Yung literal na nasa bahay lang po. Mm-hmm. Yung mga tinamaan po ng pandemic. Bibigyan namin po ng pagkakataon na maging legit na entrepreneur sila by means of makapasok po sila sa ating mga shopping malls. At marami pa pong iba. Yung pong mga surprise, hindi ko po pwedeng i-reveal. Baka mabatukan po tayo ng ating
mabutihing alkalde. Kaya hindi siya surprise, sir, no? Hindi na po surprise. Hayaan po natin ating butihing alkalde po ang mag-reveal kung ano po ang in-store sa ating pong mga minamahal na mga kalahok. Sir, pero isang tanong pa po. Ito bang, alimbawa, itong street food competition na to, ano ba to? By region, regional ba to? O this dito Manila lang siya? Manila. Ah, Manila lang. Oh. Eh, yung pong mga desserts naman. Manila rin po. Ah, Manila. Rin po. Wala naman po requirements kung sila ba eh chef or karaniwang may bahay. Ang requirements talaga natin eh yung mahihirap. Yung tinamaan ng pandemic. Sapagkat yun po yung essence talaga. Essence nito na mapaangat po natin ang pamumuhay ng mga Manilero. Ah, di maganda po talaga yung proyekto. At least eh binibigyan ng chance yung mga maliliit na ano. Oo. Magkaroon talaga ng negosyo. Kaya nilang ilabas ang galing eh. Magagaling po sila, mahuhusay po sila. Kaya standby po kayo kung paano ang gagawin nila. Maganda i-cover niyo po pag naka-set up na po sila. Opo. Ilalabas po natin ang galing nila. Nakaka-excite siyang event na to ngayon. Actually kami, sobrang excited po kami. Opo. Dahil ramdam namin kung ano yung gagawin nila eh. Ayan sir, mga ilan po yung pwedeng manalo dito? Surprise. Puro, lots of surprises yeah talaga. Actually, thank you na yung kilala sir, no, dahil sa kabila din, sa Mayhan Garden, sila din ang may... Meron po tayo mga sorpresa. Kayo rin pala sa Mayhan Garden. Yes, Mayhan Garden was converted into a Christmas village. Hindi po siya bazaar, it's a Christmas village na pwedeng puntahan po ng mga pamilyang Manila. Yun po ang aming konsepto dyan. Kaya kung mapapansin ninyo, andyan po ang mga famous brands tulad ng Vans, tulad ng K-Swiss, tulad ng Nike. At meron actually kami mga patating pa na isinasaayos lang po namin dahil kailangan namin pong pag-aaralan maigi. Ayun po. What's the name niya, sir? Harvey sa Bureau of Permits po ako. Sa pamuna po ni Director Levy Facundo. Nice to meet you po, sir. Actually, sir, na-meet ko yung mga kasama niyo sa Bureau din, ha, sa Bureau of Permits din last time. Opo. Yan sa May. Opo. So, maraming salamat po, sir. Yes. Hope we expect more today. Oo. Oo. Marami po tayong sorpresa. Opo. Kami rin sa tingin namin masusurpresa kami sa gagawin ng ating mga participants. Maalakas ang pairamdam kung masusurpresa tayo lahat. Ayun. Kaya habang nagde-develop, huwag nyo muna ipakita para surpresahin natin ang lahat. Yes, Pagpakita natin yung tapos na. Yung nandun na mismo. Magugulat tayo. Anyway sir, sa tingin ko, akong sa ngayon, personally, mapapasalamat ako sa inyo. Dahil pinapataba tayo ng Manila eh. Mm-hmm. Purte kain eh. Kasi puro pagkain na binibenta, di ba sir? Sa Bureau of Permits. Actually, nabibigyan din ng pangkabuhayan o chances. Ito ang ating mga kababayan. Marami din pong non-food, lalo po dun sa loob ng Mehan. Marami po tayong non-food. Marami tayong, actually maraming nakaabot na pamilya itong mga proyekto ni Mayor. Yes, oo. Kasi yun talaga gusto niya. Mayangat talaga ang buhay naman nila yun. Dahil, na dahan-dahan lang, hindi biglaan. At sinayos naman ni Mayor. Kung kaya lang, kung napakalaki lang ng budget, ako gagawin ni Mayor, kung pwedeng overnight gagawin niya yan. Kaso syempre we have to work on a budget. Pag-isipan ng maayos din. Tama naman. Hindi slowly naman, but surely. Sabi yes. So, pero sir, tanong ko po, ito po ba, bawat isa po meron silang po, permit? Ano po, meron pong mangyayaring hawker's permit. Yun po. Kasi yun naman pong mga stalls, ang nakakasakop po niya ay ang ating hawkers division. Di ba po? Kung makikita nyo dyan sa may ilalim ng LRT, mga kulay asul, etnep, takwarets po isang araw. Ganun po ang ano. Pero for this time po kasi, since this is a competition, marami po dyan, livelihood lang talaga, so wala pa silang mga competition po talaga, to. Oo. Pero yun po ang ano natin. Okay na okay talaga si Mayor, ano? Competition po kasi ito. Ang plano ni Mayor is very good. Oh. And with the help of our Bureau of Permits, iba-ibang department, yes, especially hawkers, and sa kanila mismo. Mm-hmm. And then, hindi po yan mabubuo hanggat wala din yung ibang umakasamahan. They are behind those stories also. Yes. Di ba, sir? Oo, sir. Yeah. Kumbaga si Mayor, sa kanila din nakasalalay. Oh. Tama po ba, sir?
kami ho nakasalalay sa kanya. Parehas both sides. Hindi, kasi hindi na magagawa. Inspired kami dahil sa totoo lang, kahanga-hanga ho. At walang kapagawaan eh. Wala pong kapagawaan tao ang ating mayor. Napakasipag. Hindi namin alam kung saan kumukuha ng lakas. Siguro po, pag nakikita niyang nakangiti ang mga Manileño, nakikita ko doon siya lumalakas. Yes. Kahit pagod na pagod dyan, babangon ho yan. Yes. Kahit na minsan si mayor umuwi, madaling araw na, pero tuloy-tuloy pa rin. Nako, ala nyo, kung umuwi siya, natatrabaho pa po yan. Oo. Natatrabaho pa po. As we can see naman siya sa live. Kaya pumapayat si mayor eh, no? Payat niya ngayon. Oo, oo. Okay lang pumayat. Okay lang pumayat. Pogi naman. Oo naman. Yun ang 100%. Diba? Oo, 100%. Saka masipag. Hindi lang kapogian. Ginagamit din ni mayor ang kanyang kasi. Sobrang kasipagan. At yun, talino ni mayor. Grabe. Ay, iba. Ibang level. Ibang level. Iba po. Ibang level. Minsan lang ako humanga sa tao. Isa siya doon. Yes. Sa parang hinahanga ako. Isa siya doon. Talaga nga yung ating iyan. Standby po kayo. Oh, sige po, sir. Hanggang mamaya, apo. Standby po kayo. At magaganda po ang inihanda ng mga kalahok natin. Kami man, excited. Oh, at saka handa na rin yung chan natin mamaya. Kasi marami-rami yung i-offer nilang masarap sigurong kailangan. Saka ano din, ang mga kapunta dito, please bring some extra money. Yes. Kasi tulong din sa kanila yun. Tulungan natin yung mga kalahok, bumili po tayo. Yes, support local nga. Bumili po tayo. Lang, matikman natin kung ano yung mga itinatagong pagkain na masarap ng mga Manileño. Yes. So, sobra. Sobra. Kaya sabi nga sa Manila daw, lahat kompleto na. Merong mga classic, merong mga matagal na. I'm sure kinalakihan nyo na makikita nyo po sila. Na, uy, nandito pala siya. Surpresa talaga yan kasi nandito pala siya. Sino kaya yun siya? Malalaman nyo po kung sino. Talagang kaabang-abang. Pero ang hinihintay ko talaga na si Sir malilibre mamaya. How I wish! How I wish! Hindi, joke. Wala bang pre-taste yan sa akin? How I wish! Hindi, sa akin po, tulungan natin. Tulungan natin. In our own little way, bumili tayo. Yes. Kaya it is to extend their livelihood. Suportahan lang talaga. Mga kaibigan, ayan po ang interview natin kay Sir. Kay Sir Harvey. Salamat po sa inyo. Salamat po, Sir. Thank you, sir. See you anytime. Thank you, sir. Thank you. Basta huwag natin kung sila ako makain, baka mako. Sige po, thank you po, sir. Ma'am, thank you. Yes, sir, thank you po. O yan. Guys, ayan po, nakita ninyo na, nadinig ninyo kung ano yung sinabi ni Sir Harvey na talagang excitement yung mangyayari. Sobrang na-excite ako doon sa mangyayari mamaya. Kung ano man yun, surpresa daw. So, lots of surprises kaya talagang kaabang-abang kung ano ba yun. Kung ano yung mangyayaring event dito mamaya. Kung ano yung mga i-offer ng mga participants na kasali. Dahil hindi naman pala ito basta mga stalls lang kung hindi competition pala to. So, kung competition, pagalingan talaga. Tapos meron siyang prize. Yun ang pinakamaganda ron. So yun po guys, abangan natin yun at i-update ko pa po kayo dun sa mga mangyayari. Salamat po sa panonood and please like and subscribe to my channel.